Kamusta, kapatid? Sa bidyong ito, ibabahagi namin sa inyo ang isang napagandang istorya sa pagitan ng asong lobo at ng batang lalaki na naging kaibigan nito. Isang araw habang naglalakad sa kagubatan ang isang matandang lalaki. Nakakita siya ng isang batang lobo na nasa isang tabi sa gilid ng daan. Ang batang lobo na ito ay payat na at nanghihina. Marahil hindi pa ito kumakain. Agad naman niya itong nilapitan para alamin ang kalagayan ng batang lobo. Sa kanyang paglapit dito, sinusubukan nito ang tumakbo subalit hindi ito makalis sa lugar na iyon. Hindi siya makalakad at nahirapan tumayo. Nang kanyang malapitan ito, dito lang niya nakita na mayroon itong injuries. Kaya pala hindi ito makatakbo at nahirapan tumayo dahil sa kanyang injuries. Sa awa ng matanda, kinuha na lamang niya ito at inilagay sa kanyang basket at dinala sa kanilang bahay para gamutin. Pagkarating ng bahay ay agad niya itong sinuri. Dito niya napag-alaman na ang batang lobo na ito ay may fractures sa mga buto nito na naging dahilan na hindi ito makalakad. Nilagyan niya ito ng benda ang mga fractures nito. Masakit ito para sa batang lobo. Ngunit kailangan niya itong tiisin dahil alam niya na ginagamot siya ng matanda. Pinakain niya ito at inilagay sa bago niyang kulungan. At pinangalanan niya itong Gray. Makalipas ang 2 buwan, lumaki na ito at gumaling na din ang mga fractures niya sa kanyang mga paa. Tumatakbo-takbo ito sa kanilang bakuran at nakikipaglaro sa kanya. At minsan naman, isinasama niya ito sa bukid na gaya ng isang aso na pwede mong kasama. Lumaki si Gray na isang mabait na lobo at nakikipagkaibigan din ito sa mga taong pumupunta sa kanila. Isang araw, isang batang pumunta sa bahay nila. Ang batang ito ay kapitbahay ng matanda. Nakita niya ang isang napaka-cute na asong lobo. Simula noon, madalas na niya itong bisitahin at dinadalhan ng makakain. Naging palagay ang loob ng 2 at madalas niya itong kalaro. Araw-araw niya ito kong bisitahin at pinapakain ng masasarap na pagkain na dala ng bata. Kaya naman, sobrang saya ng bata pagkasama nito ang asong lobo. Ngunit isang araw, ang lobong si Gray ay biglang nawala. Sobrang nalungkot ang bata dahil napamahal na siya dito at kanya ito naging kalaro. Masaya ang bata pagkasama nito si Gray. Ngunit sa pagkataong ito, araw-araw umiiyak ang bata. Marahil namimiss nito ang kanyang kaibigan. Kaya naman, nangako ang matanda. Nadadalhan niya ng panibagong lobo ang bata para hindi na ito malungkot at umiyak. Makalipas ang 2 taon, ang matandang lalaki na nag-ampon kay Gray ay tuluyan na niyang nakalimutan ang pagkawala ng asong lobo. At nanirahan siya mag-isa sapagkat hindi na bumalik ang lobong kanyang inalagaan. Isang araw, ang magulang ng bata ay pumunta sa punong barangay sapagkat ang anak niya ay nawawala. Humihingi ito ng tulong na hanapin ang kanyang anak. Nawala ito umaga kung saan gusto nito maglaro. Marahil napunta ito sa malayong lugar at hindi na nakabalik pa. Agad naman nila itong hinanap, pumunta sila sa gubat kasama ang mga otoridad upang hanapin ang bata. Sumama din ang matandang lalaki na may daladalang hunting equipment. Inabot sila ng mahabang oras sa paghahanap. Ngunit makalipas lamang ang 4 oras sa paghahanap sa bata. Isang ingay na nagmumula sa mga damo ang narinig ng matandang lalaki. Kaya agad niyang inihanda ang dala niyang hunting equipment and prepared to shoot. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang lobo na tumalon malapit sa kanya. Nakahanda pa rin ang dala niyang hunting equipment sa mga oras na iyon. Biglang naalala ng matanda ang lobong si Gray. 2 taon na ang nakalilipas. Ang lobo na kanyang napulot mula sa gubat at inalagaan. Kaya familiar sa kanya ang lobong ito.
at muling tumalon ang lobo papalapit sa kanya. Matagal nakatitig ang mga mata nito sa matanda, saka iginalaw niya ang kanyang ulo na animoy mayroong gustong ipaalam sa kanya. Sa pagkakataong ito, tinawag ito ng matanda. Patuloy na nagtataka ang matanda na dapat sana tumakbo ang lobo ng papalayo sa kanya. Dahil ang mga tao ang kinakatakutan at kaaway ng mga lobo. Subalit ang lobo na ito, marahan lang kung lumakad ito at muling humihinto at bumabaling sa matanda. At dito na nga naalala ng matanda na ang lobong ito ay ang lobo na kanyang napulot sa gubat at inalagaan. Habang lumalakad ang lobo ng papalayo, lumilingon ito sa matanda na animoy sinasabi niya sa matanda na sundan siya nito. Nagtataka ang matanda kung bakit siya tinatawag nito. Patuloy niyang sinusundan ang lobo at sa di kalayuan, nakita ng matanda ang batang natutulog sa may ilalim ng puno. At saka ito nilapitan ng lobo at umupo sa tabi ng bata. Namangha ang matanda sa asong lobo. Binabantayan pala nito ang batang naging kaibigan niya. 2 taon na ang nakalilipas. Kaya pala siya nito pinapasunod dahil itinuro nito kung nasaan ang bata. Sa pagkakataong ito, gustong lumapit ang matanda sa asong lobo at hawakan bilang magpasalamat dito sa pagligtas niya sa bata. Ngunit umaatras ang asong lobo at unti-unti itong humahakbang papalayo sa kanila. Ang lobo ay nagsimulang mag-iba ang paggalaw nito na animoy parang umiiyak. Patuloy na natatakot ang lobo sa matanda sapagkat ang mga tao ang kinakatakutan ng mga lobo. Dahil maaari sila nitong saktan at patayin. 2 taon na ang nakalilipas, naalala pa din ng asong lobo ang batang kanyang naging kaibigan. Kaya naman, nang maligaw ang bata, binabantayan niya ito. Pagkatapos kinuha ng matanda ang bata para umuwi na at hihatid sa magulang nito. Sabay sabi, "Gray, maraming salamat sa pagligtas mo sa batang ito. Ngayon makakaalis ka na." Ngunit hindi umaalis ang asong lobo sa kanyang kinatatayuan. Sinusundan niya ng tingin ang matanda at ang bata na naging kaibigan niya. 2 taon na ang nakalilipas. Naparabang mayroon gustong sabihin ang lobo sa dalawa. Habang papalayo na ang matanda at ang batang kasama nito, tinitingnan pa rin ito ng lobo ng matagal, hanggang sa tuluyan na niyang hindi matanaw ang dalawa. At maya-maya lamang, nakarinig ang matanda ng alulong ng asong lobo. Marahil nagpapaalam na ito sa batang naging kaibigan niya at sa taong nag-alaga sa kanya. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na at pindutin ang subscribe button para lagi kang updated sa bago nating mga videos. At ito ang kwento ng Tuklasin Mo. Maraming salamat po at hanggang sa muli.